OG, ikaw ay magiging ninong sa binyag. So meron ka bang gustong ipayo dito sa dalawa? Kay una, kay Michelle, and then pangalawa, kay Tekla. May gusto kang sabihin sa kanilang dalawa? Gusto ko lang idagdag, kuya. No? Hindi ko kinakampihan si Tekla. Ha? Nagkataon lang na una ko nakilala si Tekla at hindi ko pa nakikilala si Michelle. Michelle, huwag ka magalit sa akin. Ha? Pero sinabi ni Tekla kanina sa akin, mula nang ikaw ay makapanganak, hindi na raw kayo nag-se. Eh bakit, OG? Ba't nasabi ni Tekla yon? Ayaw na raw ng girl. Yun nga, ayaw na ng girl. Tapos kung ayaw na ng girl, pag tumatanggi, eh ginugutom. Yun yung allegation nitong girl. Hindi, di ba merong ano yung ano na wala siyang choice kundi umoon na lang din sa ano ni Tekla. Pero sabi, wala raw silang sex. Sabi ni Tekla. Ngayon, inanarin sa akin ni Tekla na noong play nakatira sa M-Place, ay parang sinunog nung girl yung condo, kaya almost 2 million ang nagastos niya bilang penalty. Nako, Michelle. Nakong, sir. Totoo ba yun? Sinunog mo rin yung condo sa M-Place? Hindi po totoo yan, sir. Ito po, ganito po kasi nangyari niyan. May gig po si Tekla sa ibang out of town po. Tapos iwan po ako mag-isa doon. Bago po ako lumabas ng bahay para bumili ng pagkain ng condo, nilinis ko po yung bahay na yun, sir. At saka pagbalik ko po, hindi na po ako pinapapasok na ano ng guard. Sabi po niya na nasusunog daw po yung condo. Sabi ko po sa guard, kuya, kung ano, bakit hindi niyo po papasukin para makatulong man lang po ako para maapula yung ano sunog, tsaka makita ko po yung Okay, sino nagsunog? Michelle, sino nagsunog? Hindi ko po alam. Wala po silang sinabi sa akin. Kung ako po talaga pinagbibintangan nila, bakit hindi po nila ako kinausap? Siyempre po, ano po yun, iimbestigahan po yun. Di ba po? Okay. Ang usong tatanungin doon, yung taong huling lumabas. Right. Okay. Sandali lang. OG, tama nga naman. May point nga naman itong si Michelle. Kung siya talaga ang nagsunog niyan, eh merong mga arson investigator na kakausap dapat sa kanya to find out sino talaga ang dahilan kung bakit nasunog yung unit. In fact, maging yung may-ari ng M-Place, eh maging masigasig para paimbestigahan yung sunog, di ba? Kuya, sorry ah. Hindi ko naman kasi alam yan. May kwento lang ni Tekla. Naintindihan ko, pero may point naman si Michelle kasi kung siya ang pinagbibintangan, I'm sure kinausap na dapat siya ng mga mga bumbero. Oo. Di ba? Mga taga-arson, sa PNP arson. Sorry, ayoko naman mag-imbento, no? Pero hindi ko na naitanong kay Tekla yun dahil nagmamadali siya. Hindi, yun lang sa akin dahil I'm just being fair here. May point nga naman itong si Michelle kasi pinagbibintangan siya nanunog, which is a very serious allegation. Kung siya talaga ang nagsunog or siya ay suspect sa pagsusunog, bakit hindi siya kinausap ng mga taga-arson investigators? Okay? At maging yung may-ari ng condo ng yung M-Place, yung may-ari noon, eh mismo na yun ang mag-udyok sa ating kapulisan para imbestigahan. Michelle, anong naging findings? Bakit daw nasunog yung condo? Sir, at saka ito pa po yun. Nung pagpunta ko po doon, hindi na po ako umalis ng condo noon. Nasa baba lang po ako, sa labas po ng lobby kasi hindi po nila ako pinapapasok talaga. Okay, kaya nga Michelle, anong sabi ng mga investigador? Anong pinagmula ng sunog? Ito, lumapit po sa akin, sir, yung mga guard. Saka po yung, hindi ko po alam kung caretaker o owner po ng condo. Ang hinahanap po si Tekla, sabi ko, wala po si Tekla, eh, ako na lang po yung kausapin. Bakit po ganun? Tsaka pwede ko po bang malaman kung ano po yung sanhi ng sunog? Tsaka pwede ko po bang makita para maano ko po kung ano po talaga? Kasi bago po ako lumabas ng condo, I'll make sure po na lahat po ng nakasaksak, tinanggal ko po, nilinis ko po yun. Magdamag po ako, sir, nandun sa may labas. Hindi po nila ako pinapapasok na lagi. Nilamok na po ako lahat doon. Alam po yun ang tindera sa may tapat. Anong sabi ng mga guard, ng mga otoridad doon sa M-Place, sino raw ang nagsunog? Anong pinagmulan sunog? Ang sabi lang po ng guard, sir, bawal daw po akong pumasok. Si Tekla lang daw po ang gusto nila makausapin lang po. Sa akin po, bakit ako yung pagbibintangan? Eh, ako nga yun nandun. Ako yung muling lumabas ako. Pero kung ako yung pinagbibintangan nila, bakit hindi nila ako tinatong? Ganto ganyan. Ako po yung nag-i-insist sa sarili ko na gusto ko po makita yung condo. Ano po ba talaga okay. Yung nangyari? Michelle, okay. Ano ang findings? Walang sinasabi sa iyo yung mga guard doon, yung mga tao doon sa administration ng condo kung anong dahilan ng sunog? Ayaw po nila ako usapin. Tsaka katotohanan po niyan, nakausap ko po si Tekla. Sabi ko sa kanya, sige ganito, kung ako talaga yung pinagbibintangan nila, handa akong umarap. Bakit hindi nila ako inimbestigahan nung time na yon? Okay. Kasi magbabayad nga daw po. Sabi ko, huwag kang magbayad. Bakit ka magbabayad? Eh, hindi nga natin alam kung sino yung nagbayad, nagsunog ng ba ng condo na yon. Pwede tayong lumaban doon. Bakit, ano yun, basa-basa na lang magbabayad? Eh, hindi nga naman talaga tayo yung nag-ano. Sinabihan ko po siya nung nag-advise po ako sa kanya. So, Michelle, never kang kinausap ng mga arson investigators, yung mga taga
PNP, mga bumbero, hindi ka kinausap para imbestigahan? Opo, mga ilang araw na po. Pero sa akin, sir, kung ako talaga yung pinagbibintangan nila, magdamag po akong nasa labas ng condo. Okay. Michelle, kasi kung ikaw talaga ang nagsunog sa tingin ng mga bumbero o ng arson investigators na ikaw ang may gagawin ng sunog, ikaw ang kakasuhan. Hindi ka nakasuhan. Ibig sabihin, hindi ka suspect. Opo, ang tinanong lang po nila kung ano po talaga yung nangyari, ganito, ganyan. Sinabi ko po kung ano po yung totoo. Okay, sige. So, hindi ka suspect doon. Dahil kung suspect ka, sana nakasuhan ka na. Kuya. Oji. Sa tanong ko lang kay Michelle, ano ang sa punutuli nito? Anong gusto niyang maging resulta nito? Maayos sila na Tekla o gusto niya mas kulong si Tekla? Good question. Michelle, pakisagot. Ito sir, magdamag po pong pinag-isipan to kasi naawa po ako sa anak ko. Kasi galing po ako sa broken family to. Dahil ang hirap po nang lumaki nang walang tatay eh. Diba po? May anak po siyang panganay. Nag-isipan ko po may kaso kung hindi ko po ilalaban tong kaso na to, magmumukha po akong tanga. Especially po kayong tao na tumutulong po sa amin, di ba? Ayun po. Pakisagot lang, ano bang gusto mangyari? Magkabalikan kayo, magkaayos kayo, ready kaming gawin yan? Or gusto mong makasuhan siya at makulong? Alin ba dun sa dalawa daw? Yan ang tanong ni OG Diaz. Makasuhan po siya. Makasuhan siya. Hanggang sa makulong, tama? Po. Hanggang sa makulong daw. Yung bang gusto mo, kasuhan hanggang sa makulong. At bakit? Ayun po, dahil gusto ko rin po pagbayaran niya yung mga ginawa. At saka hindi lang po sa Ryzer. Kasi po sa anak ko, ikot sa akin po. Isipin niyo po ilang taon po ako nag-test, di ba? Kasi mahal ko din po yung taon na yun. Kaso po, akala ko may pagbabago, ganyan. Kaya po bumalik ako ng kondo, ganyan. Okay. Pati po yung ano po na ano yung ganun eh. Tsaka po yung mga pamangkin ko, paano niya po tratuhin eh. Hindi naman po pwede yung pambuhay na lang. Ganyan, gusto niya nakasandal kami sa kanya. Hindi niya pagkatrabahuhin yung kapatid ko. Eto, tulad po niyan. At the end of the time, isinusumbat niya po lahat. Okay. Diba po? Ako naman, kuya, bilang ako ay kumpare nila, no? Sana magkaayos kayo, Michelle. Sana pag-usapan niyo ito at upuan niyo ito ng kayong pareho ay matino at hindi nakabalik sa bisyo. Oo, kasi hindi talaga kayo mag-aayos pag may kaakibat na ano diyan. Okay. Michelle, ikaw ba'y gumagamit pa rin? Hindi na po, sir. Mamutay na po ako. Hindi na po, sir. Kailan ka huling gumamit? Last year po, sir. Last year. Ganon din si Tekla. Sabay kayong tumigil na. Parang nauna lang po siya sa akin, sir. Oh. Mas nauna pala siya. Di good news yan para kay Tekla kung tutuusin. Bakit nung tumigil siya, ba't hindi ka tumigil din? Agad-agad. Sir, sobrang depressed na po ako, na-stress na po. Hindi ko po alam yung gagawin ko sa buhay ko. Kung paano po makapagsimula. Tapos ganun po yung trato niya na imbis na siya nga po yung maging katuwang ko. Although, sige, sabihin po natin, tumigil na po siya. Pero ganun pa rin po yung pakisama niya sa akin. Yung mga taong nakakasama ko po, parang dun lang po ako nakapaglabas ng sama ng loob. Tapos pag hindi po nagbibigay si Tekla ng padala, at nakakalapit din po ako sa kanila kasi po yung ibang nilalapitan ko. Si Rose Conde, ito manager ni Tekla. Okay, magsasalita na. Miss Rose Conde, magandang hapon. Magandang hapon po. Okay, ma'am, bago kayo magsalita, if you allow me, ako po'y nagtataka lamang. Ayan po, pinayag namin si Donita Nose in behalf of Tekla. Pinayag namin magsalita si OG Diaz in behalf of Tekla. Now you're here. Mm-hmm. Tatlo, 3-1. Di ba mas maganda sana, madam, kung mismong si Tekla magsasalita from the horse's mouth para maribat agad-agad ni Michelle? So paano mariribat ni Tekla yung mga sinasabi ni Michelle diretsyohan, samantalang hindi naman alam nitong mga nagsasalita at kayo mismo at wala kayo doon sa mga pangyayari? So you cannot defend Tekla properly dahil wala kayo doon sa pangyari. Mas maganda sana kung si Tekla, di po ba? But anyway, para maging fair kami rito, pinapayagan po namin kayo magsalita. Go ahead po, Miss Rose. Saan po ba ako magsisimula? Unang-una po, Sir Rafi, humingi po ako sa inyo ng paumanhin na hindi muna makapagsalita si Tekla. Dahil? Sa totoo lang po, sa ngayon, super, super depressed siya. At the same time, alam niyo po, yung hindi niya akalain na gagawin siya sa kanya ito ng taong minahal niya for 6 years. Okay. Sa totoo lang po, nang kausap ko siya kagabi, tinanong ko lahat ng akusasyon ni Michelle. Sinabi niya, Mami, kilala mo ko. Maaaring may pagkukulang ako sa inyo, sa ugali ko. Pero ang respeto ko kay Michelle, ganun-ganun na lang kasi ganun ko siya kamahal. Sa totoo po, every time na magbabanggit niya yung pangalang Michelle, umiiyak siya sa akin. Alam ko po yun, Sir Rafi, kung gano'n niya kamahal si Michelle. Ilang beses ko na siyang sinabihan na hiwalayan niya
yung babaeng yan kasi walang maiitulong sa kanyang mabuti yan, pero hindi niya ako pinakinggan. Saksi ang mga kaibigan namin, ang mga artistang kaibigan namin, na ako mismo nagsasabi sa kanya na hiwalayan niya na yan dahil hindi yan makakatulong sa karir niya, pero hindi niya ako pinakinggan dahil mahal niya. Mahal niya yung babaeng yan at mahal niya rin yung pamilya ni Michelle. Ngayon, sa lahat ng sinabi niya, inisa-isa ko kay Tekla kagabi. Paumahimhin po ah, Sir Rafi, madagdag ko lang. Pasensya na po na hindi pa siya makapagsalita dahil syempre po, taga GMA siya. Meron po kaming kontrata sa GMA, so respeto lang po sa GMA na okay. Nagpapaalam lang po muna sige, ako. Sige po, okay lang yun. Pero for now, sasagutin ko po in my behalf lang, yung nalalaman ko lang po. Okay, in behalf of Michelle naman, napanood niyo ba yung mga video na ipinalabas dito? Yes po, opo. Doon po sa mga video, kung napanood niyo po yun, pati itong pinaka-recent lamang, lumilitaw na ilang part sa mga sinasabi ni Michelle ay totoo. Sir Rafi, mawalang galang na po. Pero tingnan niyo po yung video niya sa kwarto. Halatang planted. Bakit? Yung pong pagkaaway nila, mainit na sila noon. Kung ano yung sinasabi ni Michelle doon sa video, yun ang gusto niyang iparting sa tao. Kasi planted nang ipapatulfo si Tekla. Okay. Gumawa sila ng video para ipagawa, ipadala sa inyo. Okay. Yung sinasabi niya, di ba? Sinasabi niya po na, di ba? Gusto mo, pero ano yung sinasabi niya? Alam mong masama ang pakiramdam ko? Sinasabi niya, tinanong ko si Tekla, masama ba talaga ang pakiramdam? Hindi, me. Okay na okay si Michelle noon. Ano ang pinagsimulan ng gulo? Ano ang pinagsimulan ng away? Gusto nang makipaghiwalay ni Michelle kay Tekla. Kumihingi sila ng pang-umpisa kay Tekla. Walang maibigay si Tekla kasi wala pa po siyang pera. Wala pa po siyang income ngayon. Mag-uumpisa pa lang ang sweldo niya ngayong payday. Wala siyang maibigay, so nag-aaway na sila. Hindi po totoong hindi niya pinakain. Maaaring na late, siguro. Kasi nag-aaway sila eh. Paano sila mag-uusap? Hindi kinakausap ni Michelle. Nandun lang yata siya sa kwarto. Silang lahat nasa kwarto. Si Tekla doon natutulog sa labas. Sila ang naka-aircon. Si Tekla nasa labas. Kung sasabihin nila na hindi natin nakikita sa mga tao pong nakakaalam kung anong ugali ni Michelle, malalaman ng totoo. Okay. Pati yung nasa CR. Yung sa video ng CR, okay. Yung hindi buong araw, di ba sabi niya, buong araw, hindi pinapakain. Hindi po totoo yun, yung time na yun na na-late. Tapos pipintasan niya yung pinakain na meatloaf ba yun? Pagkain pa rin po yun. Kung sakali man, nag-post siya na ito, nagtagal-tagal ng hintay ng pagkain, ito lang palang ipapakain. Ano po yun? Pagkain yun. Tapos si Tekla pa nagluluto para sa kanila. Ilang araw po yun. Mm-hmm. Sa isang pagkakamali, yung maraming beses na tumulong sa inyo si Tekla, hindi nyo naisip yun. Isang pagkakamali ni Tekla, andyan ka agad kayo kay Sir Rafi. Sinabi sa inyo ni Tekla, mag-usap kayo, ayusin nyo. Kung maghihiwalay kayo, sige, handa naman niyang tulungan yung bata. Okay. Pero nung hinihingan nyo siya ng pang-umpisa at hindi siya nakabigay, doon na po nag-umpisa yung gulo. Wala siyang naibigay. So, planado po eh, yung dalawang video. Po. Isa pa po, yung video sa CR, pakinggan niyo pong mabuti yung boses ni Tekla. Sabi niyang ganon, bakit ka galit? Hindi po sila nag-aaway. Ang ginagawa ng babae, sumisigaw siya. Umalis ka nga dyan. Minumura niya. Kasi binibidyo, naka-ready sila doon. Si Tekla, naglalambing. Kasi Sir Rafi, ganyan silang maglampingan. Mm-hmm. Ganyan okay. po ang ugali nila. Si Tekla po, napaka-lambing, alam mo yung harot nila sa okay. isa't isa. Okay. Minsan nga po, medyo off na. Ito, tanong ko lang kay Michelle, mahal mo ba talaga si Tekla? Michelle, pakisagot po yung mga sinabi ni Miss Rose Conde. Narinig mo naman. Oh, sige po. Ngayon po, hindi ko po alam kung paano niya po nasabi yung mga ganyan kasi... Yung planted po, daw yung mga videos. Muna ko mahal po si Tekla. Opo naman po. Tanak na nga kayo lahat. Ma'am, yung katabi mo, huwag pagsalitain. Ma'am, Michelle, ikaw na lang po. Planted daw po yun, mga videos? Hindi po, sir. Gato po yan. Bago po mangyari yung video na yon. Nag-post na po ako noon na gusto ko na rin po talaga humingi ng tulong. Kasi po yung ginagawa ni Tekla. At may kita, planted. Paano po naging planted? Nagkataon lang po na nandun po yung lahat. Nakuhaanan po ng kapatid ko. First time po nag-ano ng video yung kapatid ko na yun, sir. Kasi nakikita na po ng kapatid ko na
hindi na po talaga tama. Tsaka grabe pa mga pamangkin ko po, ginaganin niya na po. Teka muna, ilan taon yung kapatid mo na nagbibideo? Yung eksena na nasa CR, 22 years old. Alam ba ni Tekla na binibideohan kayo nitong kapatid mo? Hindi, patago. Bakit niya ulit binibideohan? Para po, malaman po kung ano talaga yung... Sino ma inutusan? Sino nag-utos? Ma'am, pakisagot ma'am. Inutusan mo ba siya o hindi? Hindi ko po siya inutusan kasi makikita niyo naman po sa video, hawak ko po yung anak ko. Andun po yung mga pamangkin ko, pinapadede ko po yung anak ko. Tsaka sir, yung kay Mami Rose, ano po yung alam niya? Kasi totally ata kung ayaw niya po talaga sa amin kasi iniisip niya po talaga yung career lang naman po ni Tekla eh. Wala po siyang pakialam sa relasyon po namin. Ito po yung katotohanan, nagbubuntis po ako, binlock po ako ni Tekla, humingi po ako ng pangkain kay Tekla. Malayo po kami, nasa Paranaque po ako. Binlock po ako ni Tekla, sinabihan niya po ako na ayaw niya na, pagod na siya, ganito, ganyan. Sabi ko sa kanya, bakit ganito ko kailang buntis ako? Tsaka mga gagantin, okay, gagantuhin. Ma'am, makasingit ulit, Michelle, sorry ah. Kailang kuha yung mga videos na pinadala niyo po sa amin? Nung the day after po, ay before po nung nagkausap po tayo. Okay. Kasi kapansin-pansin din sa mga videos na yun, iisa lang ang damit ni Tekla. Opo, isang araw lang po yun, sir. Kasi po, ganito po. Bakit isang araw lang? Bakit hindi yung mga iba't ibang araw na inipon mo para maging ebidensya kung sakali man magkakadimandahan? Bakit doon that particular day and then after that particular day na naibidyo mo, agad-agad nagsumbong ka sa amin? Opo, sir. Ganito po yan. Kung tutusin po yung kapatid ko po, inaawat po akong makipaghiwalay. Ano pa rin po siya kay Tekla? Kasi alam niya rin naman po na mahal ko yung tao. Mahal po namin yung isa't isa. Kaso po, ganito sir, nagsabi na po ako sa kanya na hindi ko na talaga kaya yung trato sa atin ni Tekla. Kasi nabasa ko na po yung post ni Tekla. Binura po niya eh, pero meron po kaming copy na pati po yung kapatid ko, dinadamay po niya na ang kakapal na mukha, ganito ganyan. Okay. Siya nga nagpapakain, ganito ganyan. Sabi ko, Lord, ayoko, nahihiya ako sa inyo kasi kung totoo kasi nakikisama kayo na maayos sa amin, lalo kay Tekla, ultimo pagising niya, pagtimpla po ng kape, yan. Tsaka po yung pagluluto po ni Tekla, lahat po yun nakaset up. At kung tutusin po, lagi pong late po yun. Late lunch, late po ng dinner. Pag siya po yung nagluluto, ano po yun? Gusto niya lang po ipakita na siya po yung nagluluto. Ito po yung tanong kanina ni Miss Rose Conde. Kung mahal mo talaga si Tekla, kung minahal mo talaga siya, ito may dagdag ko na rin. Bakit kailangan mo talaga siyang diinin at pakulong? Nagmahala naman kayo, mahaba yung inyong pinagsamahan at nakatulong naman siya sa iyong pamilya, sa iyong kapatid, sa iyong parents, nanay, pinatira niya kayo, kinupkup niya kayo. Ngayon, kung nagkamali man siya, ba't hindi mo na lang muna palampasin yon? Okay, kalimutan na muna yung mga nangyaring mga masasama. Isipin mo na yung mga nangyaring kabutihan at pag-usapan niyo lang ito para magkabati na lang kayo. Patawarin mo kaysa naman ito ngayon, gusto mo makulong agad. Bakit? Sir, kasi every time po na ganun at ganun po kasi nangyayari. Tsaka, lagi po kasi siya nagyayabang na ganto ganyan, sige ganto ganyan, wala ka namang may bubugan, nagmamayabang ka pa, ganto ganyan. At the end of the day, pakainin mo rin yung sinasabi mo, ganto ganyan. Parang masyado niya na po kasi ako minamaliit, sir, na kasi alam po niyang wala po talaga akong kakayahan para may reklamo siya o kung ano man po. Kailan ka ba ng anak, Michelle? Jun po. Hindi kaya nagdumadaan to sa tinatawag na postpartum? Okay. Po? Baka nga dahil kapapanganak mo lang, may tinatawag na postpartum. Ito yung dinaranas mo ngayon, Michelle, sa aking palagay. Kaya stress na stress ka. Ganito na lang, Michelle. Bibigyan ka namin hanggang next week, Monday. Kung makapag-usap pa kayo ni Tekla na pag-ayusin itong problema ninyo. Now, kung talagang hindi na at magpapakita ka ng mga ebidensya na talagang ginawa ni Tekla, yung mga ina-allege mo, then tutulungan ka namin para makapagsampa ka ng demanda. Kaya bibigyan ka namin hanggang Lunes, baka medyo mahilot pa itong gusto nyong dalawa. Okay? Apo, sir. So hopefully, baka by Monday, pag nagkabati na kayo, well and good. Okay? And malabo then, na po, sir. Malabo na po. Alright. And then, Miss Rose. Yes po, Sir Rafi. Okay, hindi po namin pipilitin si Tekla. Kuha niyo po magsalita. Pero ito na lang po sana, mapag-ayos na lang natin silang dalawa o off-air, makapag-usap sila. Dahil kapag hindi po sila nakapag-ayos, and then ito pong si Michelle, at talagang pursigido pa rin magsampa ng kaso, tutulungan po namin siya makapagsampa ng kaso laban kay Tekla. I hope you understand. Yes, I understand po. Sir Rafi, pwede po ba akong magsalita kahit konti lang? Sige po, ma'am. Ang alam ko po, inayos ni Tekla yan. Sinabi niya dun sa kapatid ni Michelle na ayusin na lang nila. Payag naman siya eh. Alam niyo, Sir Rafi, ito yon. Unang-una, ayaw niyang mapahiwalay kay Michelle kasi mahal na mahal niya yung bata, si Angelo. Ayaw niyang mapawalay doon. Pangalawa, mahal niya nga si Michelle eh. Kaya nga kahit anong gawing, sorry for the word, kalokohan, kagagawa,
ni Michelle, tinatanggap ni Tekla. Ninakawan siya, ninanakaw yung gamit sa kondo, yung pera niya sa ATM. Yung ano, bigla, tulog si Tekla, kukunin niya yung ATM sa bag, biglang mag-withdraw, nasaan siya, nasa bingguhan. Malalaman ni Tekla, nandun na lang siya. Maski okay. Yung cellphone niya, bibilan ni Tekla, isasanla. Ako okay. Po, saksi din ako, naloko niya okay. Ako. Ma'am, makasingit din ma'am para maging fair, ano? Okay, sorry, aminado sorry. Naman itong si Michelle na nagsusugal siya, pero pag nagsusugal siya, dalawa daw sila ng Teklang Sugarol. So pareho sila may problema sa sugal, pareho sila may problema sa drugs noon. So hindi natin noon pwede, po. Ma'am, sorry ma'am, hindi natin pwede opo, ibintang opo. Lahat ng pagsisisi sa pagsusugal kay Michelle lamang. Let yes, us po. Remember, okay, na si Tekla ang may kakayahan at may pera na para makapagsugal. Whereas itong isa, wala. So binibigyan lamang siya ni Tekla para makapagsugal. So kung gusto yun talaga ni Tekla, pwede naman niyang pigilan na huwag tayo magsugal. Eh, walang magagawa itong si Michelle kasi si Tekla naman may hawak ng pera. I'm just being fair here, ma'am, ha? Kasi, yes po, okay. Kasi ma'am, sandali lang, bugbog na kasi ng pagdidepensa kay Tekla, tatlo na kayo, samantalang dito, wala, mag-isa lang siya. So I have to defend her also para yes, maging patas po. Dito, ma'am. You sorry understand? Po, sorry po. Apo. Sorry po, Sir Rafi, hindi ko apo. Po kasi narinig yung unang interview. Pasensya na ma'am, po, pero I'm just saying lang po. Apo. Hindi ko naman po itinatanggi na nagsugal din si Tekla. Yung mga past niya, open book na po yun eh. Umami na po siya doon at humingi na po ng paumanhin si Tekla, humingi na siya ng tawad at pinagsisihan niya na lahat yun. Okay. So, ang sa akin lang po, Michelle, tama si Sir Rafi. Kung talagang mahal mo si Tekla, dapat inayos nyo lang to. Humingi naman sa inyo ng usap si Tekla na ayusin nyo to. Alam nyo yun, ang dami nasasaktan. Unang-una na yung anak pang isa ni Tekla. So sana maayos nyo. Ako po, I'll go for maayos ito. Okay. Pero hindi naman na nagwi-wish din si Tekla na na hindi makikipaghiwalay sa kanya si Michelle. Kasi yun ang gusto ni Michelle eh. Pero kay Tekla po, ayaw niya. Kasi gusto niyang bumuo ng pamilya. Okay, pinabalak na nga niya pong pakasalan yan eh. Oh, okay. Michelle, balak ka na rin pakasalan ni Tekla. Yun naman pala eh. Magpakasal na lang sir, kayo para matapos na to. Hindi po, sir. Ito po kasi, sir. Kung mahal po talaga niya ako, bakit po kada may needs po ako, may needs po yung family ko, ultimo sa pagkain po, bakit ganun? Kailangan na po kung pilitin ako, bakit ganun po? Eh, dumating na po sa pinta, hindi po talaga asawin po rin niya sa akin, sir. Sabi ko sa kanya, and explain ko sa kanya, kung mahal mo talaga ako, dapat, eh alam mo kung ano yung masaya, kung talaga ko sasaya, hindi yung pinaparamdam mo sa akin na, ano, imbisay ko yung katubang ko, ganito pa eh, nahihirapan po ako lalo eh. Michelle, ganito na lang, sabi ko kanina, hanggang Monday, hopefully magkaayos na kayo. Kung meron kami magagawa para mapag-ayos kayo, we will be more than happy to do that. Okay? Sana mag-ayos kayo. Kapag hindi, then by Monday or Tuesday, kung kinakailangan, pag sinabi mo disido ka pa rin, then we will help you. Pero sana magkabati kayo. Nandiyan naman si OG Diaz, tutulong. Si Miss Donita Knows, tutulong. Itong si Miss Rose Conde, manager, tutulong. Marami mga tutulong para mag-ayos na kayo, okay? Apo, sir. Sige po. Okay, cool ka lang for the meantime and then hopefully by Monday na ayos na kayo. Ma'am Rose Conde, maraming salamat po, madam. Maraming salamat din po, Sir Rafi. Mabuhay kayo. Magandang hapon po, Madam Rose. Okay. Congratulations po, Idol, dahil ang Rafi Tulfo in Action YouTube channel po ay meron na pong 16 million subscribers. Congratulations, Idol. Maraming salamat po sa inyo pong tiwala. Tulad ng sinasabi po namin dito, mas lalo po namin pagbubutihin ang aming pong mga ginagawang trabaho rito. Nang sa gayon, mamimit po namin ang inyong expectation, which is para mabigyang solusyon ang mga problema ang inilalapit niyo po sa amin, mabigyan po ng boses ang mga maliliit nating kababayan at yung mga kapangyarihan na kailangan upang nang sa gayon mabigyan aksyon ang mga problema ng bawat isa sa atin ay madinig na, mapunta sa nakararami, hindi sa ilan lamang. Yan ang tinatawag kong netizen power and it's working here, right now. So again, salamat po sa inyong tiwala. Congratulations sa ating lahat. Sa mga staff, sa mga people behind the scene, and of course, kayo po mga netizen dahil po sa inyong tiwala. And of course, to God be the glory. Thank you, God. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Rafi. Pindutin niyo po yung bell button dyan. At select niyo po yung all. Meron na po tayong 16 million followers.